Pumasok ako sa loob ng lumang bahay. Mabuti na lang at nakita kong maayos naman ang banyo nila. Nagpupunas si Hector ng putik galing sa sarili habang ako naman ay ini-examine ang loob ng banyo. Wala akong damit na maisusuot. Meron sa bag ko pero puro iyon basa dahil sa ulan. Iyong damit ko na lang ang suotin mo. May mga damit ako sa taas. Kukunin ko ngayon. Nilingon ko siya at akto kong nakita ang matamang pagpupunas niya sa kanyang abs. Kinunot ko ang noo ko habang pinagmamasdan siyang nagpupunas sa kanyang tight burning abs. Ngumisi siya nang nakita ang pagtunganga ko sa dibdib niya kaya nag-iwas tingin agad ako. Okay, maliligo na ako. Pumasok na agad ako sa banyo at sinarado ang pinto. Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam na kanina pa pala ako nagpipigil ng paghinga. Damn that abs, ilang taon na siya. Magka-age lang naman kaming dalawa, diba? Siguro ay nasa 18 o 19 na siya. Pero grabe yung hubog ng katawan niya. Parang yung nakikita ko na foreigner model sa magazine. Pinilig ko ang ulo ko at nagsimulang maligo. Mabuti na lang at hindi gaanong nabasa ang bra at panty ko sa loob ng bag, kaya naisuot ko rin ito pagkatapos maligo. Habang nag-aayos ako, ay naaalala ko na naman ang nangyari sa Manila. Nahuli ko si Clark at Janine na may ginagawang milagro sa kama. Hindi ko ata kaya yon. Sumisikip ang dibdib ko tuwing naaalala yon. Lalong-lalo na tuwing aalala ko ang pagsisisi sa mga mata ni Clark, ang pagmamakaawa niya at lahat na. Napatalon na lang ako nang may kumatok sa pinto. Sino yan? Galit kong sigaw. Buwisit ah, nag-iimot pa ako dito at bigla ang may kakatok. Nandito sa labas ang tuwalya at damit ko. Grabe, kahit may pagkitan tayo ang sungit mo pa rin. Humalakhak siya. Umirap naman ako sa loob at dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakita ko sa isang silya ang mga sinasabing damit ni Hector. Napangiwi ako ng isa iyong puting t-shirt at isang jersey shorts. Okay na yung puting t-shirt pero di ko ata maating magsuot ng jersey shorts. Hinalukay ko agad ang bag ko para maghanap ng medyo toyong shorts. Mabuti na lang at nakahanap nga ako. Kunti lang ang basa niya dahil nasa ilalim siya. Kaya ayun ang sinuot ko kasama ang puting printed t-shirt na kalaunan ay na-realize kong medyo masagwa ang print. Kapag hinihimas, nagagalit. What the? Anong klaseng print ito? Malaki ang t-shirt sa akin. Halatang panlalaki. Lumagpas nga iyon sa shorts ko. Kaya kung hindi mo ako titingnan ng mabuti, aakalain mong wala akong pang-ibaba. Well, I have no choice. Lumabas ako sa banyo para makita si Aling Nina na naghahanda ng kape sa kusina. Lumingon-lingon agad ako para maghanap kay Hector pero wala siya doon. Nasa puso si Hector, naliligo. Malamig na utas ng matanda sa akin. Hindi ako umimik. Sinukli ko na lang ang basa kong buhok. Ano bang nangyari sa inyo? At bakit naligo kayo ng putik? Nadapa po ako. Umismid ang matanda. Saan? Sa may kalsada po. Kakababa ko lang ng bus. Bakit kayo magkakilala? Ang dami namang tanong ng matanda. Inilapag niya sa harap ko ang tasa ng kape. Mainit pa ito at nakakainggan yung inumin kaso natatakot ako sa tingin niya. Sa school, classmates kami ng iilang subjects. Uminom ako ng kape nang tinalikuran niya ako. Suminghap siya at bumaling ulit sa akin dahilan kung bakit muntik ko nang matapon ang kape. Didiritsuhin na kita. Kilala ko ang mga alde at alam ko kung bakit nakikipaglapit ka kay Hector de la Merced.
Nanliit ang mga mata ko sa linya ng matanda. Nanghina ang boses niya. Toso si Siling. Toso si Francisco nung buhay pa siya. Toso ang mga alde. Alam kong nandito ka para sa lupa ninyo. Mababait ang mga Dila Merced. Lalong lalo na si Hector. Kaya mabuti pa ay layuan mo na siya. Nag-igting ang bagang ko sa sinabi ng matanda. Alam kong may plano kami ng pinsan kung ganun nga ang gawin, pero hindi ko naman iyon ginawang misyon sa buhay ko para seryosuhin niya ng ganito. Hindi ko naman inakit ng husto si Hector para lang sa titulo ng lupa namin. Wala akong ginawa. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sabi ko, tinikom niya ng mariin ang kanyang bibig bago nagsalita ulit. Toso ka nga, hindi ako makakapayag na gagawin mo yan kay Hector. Mawalang galang na po, wala po akong pakialam kay Hector. Kung lalayuan ko man siya balang araw, hindi po dahil sa sinabi niyo sa aking layuan ko siya. May sariling utak ako at hindi ako sunod-sunuran kahit kanino, kahit sa pamilya ko. Toso talaga, Umiling siya at tinalikuran ulit ako. Hindi ko alam kung paano naisip ng matandang iyon ang plano namin ni TD at Craig. Pero sa ngayon, may katotohanan pa rin ang sinabi ko. Masyado akong maraming problema para dagdagan pa nitong tungkol kay Hector. Tingnan mo nga naman, kaninong anak ka ba? Kay Francis? Tumawa siya. Toso talaga. Naiirita na ako sa matandang ito . Ilang beses niya na nasasabi ang salitang toso. Dahil sa kabaliwan niya, binuntis niya agad para di na makawala. Baka mamaya, dahil sa kadesperada mo, magpabuntis ka rin sa tagapagmana ng Dila Merced nang mapasa inyo lang ang lupa. Padarag kong binitawan ng tasang iniinuman ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng matanda. Pinapangalagaan ko po ang sarili ko na hindi ko binigay ang sarili ko sa taong pinakamamahal ko at ibibigay ko yun para lang sa lupa namin. My God, hindi po ako ganong klaseng tao. Huwag ho kayong mag-alala. Inyong-inyo na si Hector. Hindi ko siya hahawakan o kakalabitin man lang. Kung may choice lang akong umalis sa punyitang bukid na ito, matagal na ho akong umalis. Bakit? Hindi ka ba makakaalis dahil lang sa plano ng pamilya mong paikutin si Hector? Matapang niyang sinabi. Gusto kong baliktarin ang misa sa harapan ko. Pero imbis na gawin ko iyon, ay dinampot ko na lang ang bag ko para makaalis na. Hindi ako magtatagal sa bahay ng matandang ito. Sa luma at masapot na bahay na ito. Hindi po ako ganyang tao. Huli kong sinabi bago ako nag-walk out. Naririnig ko ang umaagos ng puso at nakikita ko sa gilid ng mga mata ko si Hector na naliligo. Hindi ko siya nilingon. Wala akong pakialam kung hindi ko alam ang daanan para makalabas sa ranchong ito. Basta ang alam ko ay uuwi ako nang wala si Hector. Chiska! Sigaw niya. Mabilis pa rin ang lakad ko. Narinig ko ang pagmumura niya. Lumiko na agad ako sa palayan at tumakbo. Alam kong sa lawak ng lupaing ito, kahit na mag-marathon pa ako dito, mukhang mamaya pa ako makakaalis. Lalo na't hindi ko alam ang mag-shortcut. Wala akong mapa at ito ang unang pagkakataong napunta ako dito. Ilang sandali ang nakalipas, ay narinig ko na naman ang kabig ng isang kabayo. Si Abaddon yon, sigurado. At siya nga. Dahil malayo pa lang, dinig na dinig ko na ang mga tahawag ni Hector. Chiska! Ano ba? Sigaw niyang galit. Hindi ako tumigil sa paglalakad hanggang sa may nakita akong grupo ng magsasaka na may daladalang mga dayami. Oh Hector! Nakangising bati ng isa. Nakatingin silang lahat sa akin habang nilalagpasan nila ako. Mangis ko. Pakihatid si Abaddon sa kwadra. Sabi ni Hector sa isa sa mga magsasaka. Ha?
Hindi na nagsalita si Hector. Tumakbo na siya papunta sa akin. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka galit? Nagawa niya pa akong pasadahan ng tingin. Pwede ba? Bumalik ka na nga doon. Ba't mo pa ba ako sinusundan? Ano bang problema mo? Alam kong masungit ka, pero wag naman ganito. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong bigwasan ng gwapo niyang pagmumukha. Gusto kong sabihin sa kanya na ba't di niya tanungin si Aling Nina. Pero umuurong ang sikmura ko. Lika nga dito. Galit niyang sinabi at hinila ang kamay ko. Papaliko na sana ako sa isa pang maisan nang hinila niya ako sa isa pang daanan. Ano ba? Binawi ko agad ang kamay ko. Di ba gusto mo nang umuwi? Edi dito tayo sa shortcut. Anya, saan ba? At hindi tayo. Ako lang. Dito ka na lang sa rancho ninyo. Nilingon ko ulit ang dadaanan ko dapat kanina at nakita ko ang ilan pang magsasaka na may daladalang mga dayami at kung ano-ano pang ani. Halika na nga! Sigaw ulit ni Hector sabay hila sa akin sa kabilang daanan na anyay shortcut daw. Bitawan mo nga ako! Sabi ko sabay kuha ulit sa kamay. Patuloy akong naglakad. Ganon din ang ginawa niya. Ang sungit-sungit mo. Medyo malat niyang sinabi. Panay ang talak niya kaya patuloy ang pagiging iritado ko buong paglalakad. Hindi ko alam kung ba't ang sungit-sungit mo. Humalakhak siya. Umiling ako habang iniilagan ang mga tae ng kung ano-anong hayop sa daanan. Bagay sa iyo ang t-shirt ko, pero bakit ganyan ang shorts mo? Hindi ako sumagot. Total, nagpapatuloy naman siya sa pagsasalita kahit na walang kumakausap sa kanya. Baliw ata ang isang ito. Bagay sa iyo yung binabalot eh. Di pwedeng ganyan sa akin. Ang iksi masyado. Parang basta-basta ka lang kung magsuot ng damit. Masyadong kita ang balat mo. Buisit ang isang ito. Daming alam. Sino ka ba at bakit ka nakikialam? Sa wakas ay nasabi ko nang nasa pinakadulo na kami ng daanan. Naririnig ko na ang agos ng tubig. Pakiramdam ko, malapit na kami makalabas sa buong rancho. Naaninag ko agad ang concrete na footbridge o something. May mga bukid sa magkabilang panig. Mukhang ito ata ang matatagpuan mo sa unahan ng gazebo na napuntahan naming dalawa noon. Malapit din ata dito ang tinago. Hula ko ay yung malakas na agos kung saan naririnig ko ay nanggaling sa tinago. May nakita akong isang karatula sa may steel bar. De La Merced Dam. Dam ito ng mga De La Merced? Seryoso? May dam sila? Ngayon ko lang nalaman na. Sinuwa ko chiska. Nilingon ko siya at nakita ko ang nakakapanindig balahibo niyang ngisi sa akin. Ako si Hector De La Merced. Pag-aari ko ang lupang tinatapakan mo. Pero may isa pa akong gustong angkinin. Ngumis siya. Nangatog ang binti ko. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kagwapo ang lalaking ito. Bawat galaw niya ay nakakapangilabot. Ang paghalukip-kip niya at ang paglito ng muscle sa kanyang braso ay nakakawala sa sarili. Ngumisi siya at kinagat niya ang kanyang labi. Tinitingnan niya ako na parabang hinahamon niya ako sa isang labang hindi ko maintindihan. Umihip ang malakas na hangin galing sa mga bukid sa paligid at lumitaw ang nakabrid niyang buhok na nagpapatiano dito. Tumawa ako. Defense mechanism. Ayoko na ng lalaki at mas lalong ayaw ko sa pinaparamdam niya sa akin. Kakauwi ko lang galing Maynila. Nasaktan ako ng husto nang nalaman kong nangangaliwa si Clark. At kung ano man itong papasukin ko kay Hector ay alam kong ganun pa rin ang kakahantungan. Sayang, okay ka sana pero ayoko sa'yo. Ayoko sa buhok mong may buntot. Ayoko sa ibang bagay tungkol sa'yo.
Ayoko sa mga lalaki. Ayoko na talaga. Ngumisi ako at inalikuran siya.